Hello everyone! Welcome back to my channel. So ngayon, ang gagawin ko naman po ay magpo-propagate o magre-replant ako ng aglaw ni Mana pink lipstick. Medyo marami na po sila kaya magbabawas ako para may maibenta ako para may nang kita. So andito po tayo sa may garden. Hanapin na po natin si Mother Pink. Yan. Ayun. Si Mother Pink. Malago na po siya. Pwede ko nang kuhanin ang mga anak niya. So, ang kailangan ko lang po ay gloves, scissor, and hand trowel. Medyo madumi na po. Ginamit ko kasi siya kanina na nag-prepare ako ng soil. Naglagay ako sa seedling bag. So, ayan. So, start na po tayo. Kukuhanin na natin mga anak ni Mother. Hello po! Ito ako. Magga-gloves lang ako saglit. Yan. Yan gloves. Yan. Suot ng gloves. Kailangan natin yan kasi maghahawak tayo ng soil. Kailangan natin naka-gloves syempre. Gloves. And then, ito na. Siya. Okay, hanapin na natin kung saan natin siya pwedeng kuhanan, si Mother. So, unahin ko dito sa gawi dito. Mukhang mas malambot yung lupa. Ayan na siya. Yeah. Kuhanin ko na yung anak niya. Mother, sorry ya. Ah. You need to harvest your ano na, children kasi wala na akong pambenta eh. Nahanapan na ako ng mga buyer ko. Gustong-gusto nila ang pink lipstick aglaw ni Ma. So, naku, medyo mahirap pala to. Medyo matagal-tagal ko siyang kukuhanan ng anak. Kailangan kasi po, yung anak ni Mother, pag kukunin natin, meron na siyang ugat. Para 100% mabubuhay siya. Kasi kapag wala po siyang ugat, matagal. And hindi mo sure kung mabubuhay mo siya lahat. Kapag walang ugat. Kailangan may ugat na kukuhanin natin. So, ito. Meron akong nakita ang isa. Yan. Guys, oh. Ayan, oh. May ugat siya, oh. Oh. Yan. O, oh, diba? One. Okay. Next. Kung may ugat lang po ang kukuhanin natin, kawawa naman po kasi at sayang kung mamamatay lang naman sila. So, ang dami kasing nag-o-order sa akin na to. Wala akong may benta. Ngayon, na-sight ko si Mother. Ang dami niya ng anak ko. Sabi ko, Mother, harvestan kita ha. Harvestan kita. Talaga. So, two. Okay. Next. Yan pa ba? Mother, bibigyan mo ba sa akin itong isa? Ay, eto. Eto oh. Eto, ready na siya. Pwede na rito. Okay. Three. Matatlo na po ako. Yeah. Ay. Ayaw sumama nung iba. Ayaw pa nila. Ayaw pa nilang mahiwalay sa kanilang ina. Kukuhanin ko na kayo. Ayan po. Ang apat. So, naka-apat na po ako. Apat po. Hindi apat na po. Yeah. Nakaka-enjoy. Eh, ito na to. Check na to. Kuhanin ko. Mother, ito. Gusto ko to. Huwag kang malalagot. So, huwag kang malalagot, ha? Sumama ka ng may ugat. Yan. Yan po. Oh. So, pag na-establish na yan, mga after 2 weeks po, establish na sila kasi may ugat naman sila nung kinuha ko sila. Ang kagandahan lang po kapag may ugat na, sigurado buhay yan. At hindi ka maiku-complain ng buyer mo. Yan. Hindi po ako nagbebenta ng plants na hindi established. Lahat po ng binibenta ko ay 100% buhay na. Kasi, so, ito po, mahirap siyang kuhanin kasi nasa loob. Baka mamaya maputol ko siya. So, hayaan ko rin lang po muna siya dito.
So, ayan po. Ang nakuha ko po mula kay mother ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Six seedlings. Ayan po, alis na tayo. So, punta na tayo sa area na kung saan isi-shoot ko na sila sa seedling bags. So, guys, eto na. Meron na akong naka-prepare na soil. Nilagay ko na to sa seedling bags para kapag itatanim ko na yung mga na-harvest ko na aglaonema, shoot! O, diba? So, nakakuha ko ng anim na aglaonema na pink lipstick. Isa-isa ko silang ilalagay dito sa seedling bag. Ginamit ko pong soil ay mayroong carbonized rice hull, garden soil na plain, and yung rice hull na hindi pa siya na-carbonize. And then, gumamit po ako ng compost soil. So, ito ang kinilabasan nyo. Ayan, guys. So, pakita ko na sa inyo kung paano ko itatanim si pink lipstick. So, start na tayo. So, ito. Ayan. Napakadali lang po magpadami ng aglaonema. So, kung meron po kayong mother plant, ika-cut nyo lang po siya. Kuhanin nyo po yung pinaka-top niya. The rest po na maiwan na puno niya, lahat po na yun magkakaroon ng bagong anak. Magsasanga po sila ng magsasanga. Hanggang sa dumami na ng dumami sila. So, ganito lang po. Kailangan po, i-press nyo ng konti yung sa may gawin ng puno niya para yung ugat niya po kakapit agad sa may soil. So, ayan. Ayan po. Very simple po ang magtanim ng halaman. Ang mahalaga na i-enjoy nyo po yung ginagawa nyo. Kung may tinatawag po sila na green thumb, kasi malamig daw ang kamay sa halaman. Ayan. Pero, para sa akin po, basta ikaw marunong kang magmahal at mag-alaga ng halaman. Hindi ka nila basta-basta iiwan. Kailangan kilala mo ang iyong halaman. So, nakagawa na po ako ng isa. Lakas po ng hangin dito sa amin. Kasi po kami ay nasa Bukirin. Isa po akong dalagang bukid. Nung dalaga pa ako. Ayan. O, diba? One down. Lagay po natin sa side. The next one. So, lalagyan nyo po ng konting hole yung sa seedling bag nyo. Sa seedling bag nyo para yan. Lagyan nyo po ng konting hole. Kasi dun nyo po isushoot yung pinaka mga root, mga parte na may ugat ni halaman na itinatanim nyo. So, ganyan po. Shoot nyo siya. And then, tapunan po ng konti. I-press nyo po ng konti yung sa may puno para nakakapit na agad yung ugat nyo. Mga seedling po itong kinuha ko from my mother plant po na pink lipstick. So, ayan. Ganyan lang po. Very simple po yung pagtatanim ng halaman. So, nakagawa na po ako ng dalawa. Okay. Next, yung pangatlo. Pangatlong anak. Ayan. So, mahalaga lang po kapag naghahalaman kayo is yung nai-enjoy nyo. Enjoy nyo yung pagtatanim. And wag po kayong maiinip sa pagsibol nila. Talaga pong ganun. Merong mga halaman na mabilis mag-survive. Meron na po mga halaman na inaabot ng buwan bago mo makita na okay na siya at established na siya. Pangatlo. Ayan. Ang tatlo. Okay, gawin na natin yung pang-apat. Napakadali lang po. Ayan, nakita nyo naman po, oh, may ugat siya. Shoot natin. Ayan. Tabunan. Tatabunan. Shoot, tabunan. Press ng konti. Ayan. Ayan. O, nagawa ko na po yung aking pang-apat na anak. Next, pang-lima na. Butas-butas. Ayan. I-shoot. And then, sabo ng konti. And then, i-press ng konti. Ayan. Ayan na po sila. Okay. Pang-lima. Next naman po, yung pang-anim natin.
Ayan. Pang-anin. May ugat po yan. Maliit lang. Medyo naano yung pagputol ko sa kanya. Medyo naputol yung isang ugat niya. Pero okay lang naman po. Ang importante, kapag nag-replant kayo, may ugat. Sure, 100% po buhay yan. At mabilis makakasurvive. So, pang-anin. Ito na po sila. Nayari ko po. Nakakuha po ako ng anin. So, yan. Yung iba po niya, karamihan po. Bibenta ko sila. Extra income ko po. Kahit nasa bahay lang, kikita ka. Basta masipag ka. Panintanin lang. Yan po. So, kailangan po, didiligin natin sila ng konti. Pasain natin yung lupa para mabilis kakapit yung ugat. Mas mabilis. Madikit kasi agad sa ugat nila yung soil kapag po ganyan. So, konting dilim. Ayan. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkano ko siyang mabibenta? Kapag ganyan po siya kalaki is, mabibenta ko siya ng 50 pesos. 50 pesos. Di po ba murang-mura sa 50 pesos? So, pag nabenta ko siya, mayroon akong 300 pesos. Anong gagawin ko sa 300 pesos? Abangan nyo po sa aking susunod na vlog. Thank you guys! Please continue watch my vlogs.